Wife for hire. Marriage for convenience. Yan ang dahilan kung bakit tinanggap ni Annie ang alok na kasal sa kanya ng kanyang boss sa pinagtatrabahuhang restaurant na si Josh Cuevas. Mayaman ito at gwapo, pero may isang ugali siyang kinaaayawan sa kanyang asawa. Iyon ay ang pagiging malapit nito sa iba't ibang babae. Pero wala siyang magagawa kundi tanggapin ang katotohanan yon. Ano man ang gawin nito sa buhay nito ay wala siyang karapatang magreklamo. Dahil umpisa pa lang ay sinabi na ng lalaki sa kanya na sa papel lang sila kasal. Pero habang lumilipas ang panahon ay isang damdamin ang unti-unting umuusbong sa kanyang puso. Damdaming alam niyang walang patutunguhan dahil sa katotohanang wala ni katiting na damdamin ng kanyang asawa para sa kanya. Part 1. Miss Silvestre, napaangat ng tingin si Ann nang marinig niyang tinawag siya ng kanilang manager. Yes po ma'am? Tanong niya dito na mabilis iniwan ang ginagawa at lumapit sa istriktang manager. From now on, sa kusina ka na maa-assign, hindi na dito sa labas. Po? Pero bakit po? May nagawa po ba akong mali kaya sa kusina niyo na ako ia-assign? Tanong niya dito. Hindi siya makapaniwala na sa kusina siya nito itatapon. Tambak pa naman lagi ang hugasin doon. Mas kailangan ka doon sa kusina kaysa dito. Marami ng waiter at waitress na nag-aasikaso sa mga customers. Kaya inilipat na kita kung saan ka mas kailangan. Labag man sa loob ay napilitan na lang siyang tumango para hindi na humaba pa ang usapan. Sige po ma'am, pupunta na po ako sa kusina. Hindi na niya ito hinintay pang sumagot. Para saan pa? Hindi naman magbabagong desisyon nito kahit isang taon pa siyang maghintay sa mga sagot nito. Alam naman niya ang totoong dahilan kung bakit bigla na lang siya nitong inilipat sa kusina. Yun ay dahil sa boss nila na si Mr. Josh Cuevas, ang may-ari ng restaurant na pinagtatrabahuhan niya. Nagpapapansin kasi ang manager nila sa binata. Kaya ganun na lang ang kagustuhan nitong patalsikin ang alam nitong hahadlang sa mga pagpapakyut nito sa boss nila. Kung di lang dahil sa mag-asawang kumukup sa kanya, ay hindi siya magtitiis na magtrabaho sa restaurant na ito. Hindi man niya tunay na magulang mag-asawa pero para sa kanya ay ang mga ito ang totoong pamilya at mga magulang niya. Bata pa lang siya nang kupkupin ng mag-asawa at ang mga totoong magulang niya, hindi niya alam kung nasa saan at kung ano ang mga pangalan. Paano ba naman matatandaan ng isang bata ang pangalan ng kanyang mga magulang kung wala pang muwang sa mundo? Siguro ay pabigat lang siya sa mga ito kaya siya iniwan na lang basta-basta. Oh, Annie, ano ginagawa mo rito? Inatake na naman ba ang asyumerang manager natin kaya ipinatapon ka na rin dito sa kusina? Bahagya siyang tumango at wala sa sariling nangalumbaba sa isang table na puno ng iba't ibang kalat, mga pinagbalatan ng sibuyas, bawang, gulay at kung ano-ano pa. Pareho na tayong narito ngayon sa isang lugar kung saan maghapong kaharap ang isang katerbang hugasin. Magreklamo kaya tayo kay Sir Josh? Hindi naman kasi makatarungan na basta na lang tayo ipatapon dito sa kusina para maghugas ng mga plato. Samantalang waitress ang inaplayan natin. Sa halip na sumagot ay nagkibit-balikat na lamang sa kanya ang kanyang kaibigan na si Nadia bago bumalik sa ginagawa nito. I think hindi maganda ang ideya ang naisip mo, Annie. Baka kapag ginawa mo yan ay matanggal ka pa rito sa trabaho mo. Kawawa naman si Nanay Mercy at Tatay Nato. Tiisin na lang natin. Malay niyo. Bigla siyang napaisip sa sinabi ng kanilang assistant chef na si Lizelle. May point ka naman. Ang hirap pa naman humanap ng trabaho sa panahon ngayon. 2019 na pero wala pa rin asensong Pilipinas. Bigla tuloy napaisip si Annie kung anong ginagawa ng gobyerno para masolusyonan ang mga problema ng Pilipinas. Pero sumakit na at lahat ng ulo niya ay wala pa rin siyang maisip na magandang sagot o eksplanasyon. Kaya ikaw friend, kapag may 4 million na nag-alok sa'yo ng kasal, aba, sunggaban mo na. Sayang ang datong. Pagkatapos ay magtayo ka ng sarili mong restaurant at kami ang gawin mong tagpamahala. Oo nga naman Annie, tama si Nadia. Segunda naman ni Lizelle sa kalokohan ni Nadia. Naiiling na lamang siyang lumapit sa lababo at hinarap ang gabundok na hugasin. Siguro nga ay tama si Nadia. Kailangan niyang maging praktikal para sa kanyang Nanay Mercy at Tatay Nato. Matatanda na ang mga ito para magtrabaho pa. Isa pa, ayaw niyang makitang nahihirapan ng mga ito. Siguro ay tama ka, Nadia. Isang matandang mayaman na madaling mamatay na nga lang ang solusyon sa problema ko.
Sineryoso mo naman ang sinabi ng bruhang to. Bahagya siyang humarap kay Lizelle na may seryosong mukha. Para sa pamilya ko, then why not? Kung yun lamang ang tanging paraan, aba, palalagpasin ko pa ba kung may pagkakataon ako? Sa bagay, kahit naman yata ako. Biglang napahinto sa pagsasalita si Nadia nang pumasok sa kitchen ng manager nila na hindi maipinta ang pagmumukha. Miss Silvestre, pinapatawagan ni Sir George sa opisina niya. Bigla silang nagkatingin ng tatlo dahil sa sinabi ng kanilang manager. Bakit daw po ma'am? Mukha ba akong tanungan? Pumunta ka na dun at mukhang may importanteng sasabihin sa'yo. Pagkasabi nun ay padabog itong lumabas ng kitchen. Bakit naman kaya? Wala sa sariling tanong niya sa dalawa. Pero nagkibit-balikat lamang ang mga ito sa kanya. Puntahan mo na lang para malaman mo. Malay mo alokin ka ng kasal. Paano nga alokin niya ng kasal ni Sir eh? Once in a red moon lang yun pumunta dito sa restaurant sa sobrang kabisihan nun. Kesa makinig pa sa pagtatalo ng dalawa, ay nagpa siya na lamang siyang puntahan ng kanilang boss sa opisina nito. Pero bago yun ay dumaan muna siya sa ladies room para ayusin ang sarili. Nakakahiya naman kung hindi kaaya-ayang itsura niya, lalo na't boss nilang haharapin niya. Pagdating sa ladies room ay naglagay lamang siya ng kaunting pulbos at sinukla yung kulot niyang buhok at sinipat ang sarili sa malaking salamin. Nang makontento na, ay saka siya mabilis na lumabas ng banyo at dumiretsyong nagtungo sa opisina ng kanyang boss. Nag-inhale-exhale pa siya bago kumatok sa pinto ng opisina nito. Pero nanakit na ang kamay niya kakakatok, ay wala pa rin tugon buhat sa loob. Alam niyang may tao sa loob dahil may naririnig siyang parang mga ungol at mahinang usapan na hindi niya maintindihan. Kunot-noo siyang humakbang patalikod at akto nga alis na nang biglang bumukas ang pinto at iniluwano ng isang babae na pawisang pawisan pa at kasalukuyang ibinobotonis ang suot nito. Bye! Paalam nito sa boss niya na nakatapless pa. Aalis na sana siya dahil ayaw niya sa nakikita niya nang bigla siya nitong tawagin. Miss Silvestre, in my office. Maang siyang napasunod dito, papasok sa loob kahit na kinakabahan. What if may gawin itong kung anong kalokohan sa kanya? Pero hindi naman siguro. Isa pa, pwede naman siyang sumigaw kung may gawin man ito na hindi maganda. Marahan niyang ipinilig ang kanyang ulo para mawala ang hindi ka nais-nais na isipin sa kanyang utak. Bakit niyo po ako pinatawag, sir? Tanong niya dito, habang palapit sa upo ang itinuro nito sa kanya, nakaharap ng office table nito. May mga itatanong ako sa'yo, at kapag nasagot mo lahat ay may iaalok ako sa'yo. Ano po ba yun, sir? Tanong niya dito habang seryosong nakatingin sa gwapo nitong mukha. Girl's magnet. Bulong ng kanyang isipan. Do you have a boyfriend? Bahagya siyang nagulat sa tanong nito. Pero pagkuway, umiling rin siya sa bandang huli. Lasting na gagawin ko sa buhay ko ay ang paghahanap ng magiging boyfriend ko. Siguro, kapag maayos ng lahat ng problema ko ay saka lang ako maghahanap ng lalaking karapat-dapat para sa pagmamahal ko. Good. Are you a virgin? Sa pangalawang tanong nito ay halos manlaki ang kanyang mga mata. Sir, hindi naman porke ganito ako ay... Okay, to be honest, yes. Virgin pa ako. Satisfied na ba kayo sa sagot ko? Tumango ito at pagkuway ngumiti sa kanya. May i-offer ako sa'yo. Anong offer? I will pay you 20 million pesos kapalit ng kalayaan mo. Kalayaan saan, sir? Okay, to make it short and clear, marry me kapalit ng 20 million pesos. Matatanda na mga kumukupup sa'yo, di ba? 20 million pesos is enough para mabigyan mo sila ng magandang buhay. Bigla namang napaisip si Annie sa sinabi nito. Tama ito. Matatanda na ang kanyang nanay Mercy at tatay Nato. Hindi naman siguro masama ang magnais siya ng magandang buhay para sa mga taong tumayo mga magulang sa kanya. Don't worry. Sa papel lang tayo kasal. Hanggang dun lamang. At isa pa, hindi mo ko kailangang mahalin para lamang magampanan ang responsibilidad bilang mabuting asawa. Pag-isipan mong mabuti. Here's my calling card. Tawagan mo ko kapag nakapag-desisyon ka na. Kinuha niyang iniaabot nitong calling card bago siya tumayo at humakbang patalikod dito. Pero bigla rin siyang natigilan at pagkuway humarap dito nang nakakunot ang noo. Sir, pwede bang malaman kung anong dahilan? At kung bakit ako ang napili niyo para alukin ng kasal? Dahilan?
Tungkol sa pag-aalok ko ng kasal sa'yo ay sa'kin na lamang yun, kung ano man ang dahilan ko. About naman sa kung bakit ikaw ang napili ko? Siguro dahil ikaw ang pinakamaganda dito. And I consider your hard work as the best employee. That's it. Okay. Malalaman niyo po ang sagot ko bukas. Sige, babalik na ako sa trabaho ko sa kusina. Tamba kasi mga hugasin kong plato. Hugasin plato? Kusina? Di ba waitress ka dito? Bakit maghuhugas ka ng plato? At paano napunta ka sa kusina? Bakit po? Kasi nilipat po ako dun ni Miss Carissa. Ayaw yatang masapawan ng kanyang kagandahan at pagpapakyut sa inyo. Pigilang tawang sagot niya rito. May nakakatawa ba? Kunot ang noong tanong nito sa kanya. Wala sir, sige maiwan ko na kayo. Munti ko na makalimutan. Magdamit nga kayo, baka hangin kayo niyan. Kawawa naman si Miss Carissa. You mean hindi ka affected na makita ang 8 packs ko? Umiling siya rito. Marami na ako nakitang ganyan sa mga magazines. Mas hot pa kaysa dyan sa 8 packs mo. Siguro kung nakamamatay lamang ang pagsisinungaling ay kanina pa siya nakabulag ta sa sahig at walang malay. That's great. Ibig sabihin ay wala tayong magiging problema if ever na pumayag ka sa offer ko. Nakangiting saad nito habang matiim na nakatingin sa kanya. Sige sir, babalik na ako sa aking trabaho. Baka masisante pa ako ng admirer nyo. Iniwan na niya ito bago pa ito makapagsalita. Nakakadistract kasi ang nakaladlad nitong katawan na animoy iniukit ng isang magaling na sculpture. Ngumiti pa siya dito bago tuluyang makalabas ng opisina nito. Kanina pa paikot-ikot si Annie sa loob ng kanyang kwarto habang nag-iisip. Kailangan na niyang magdesisyon para kinabukasan ay hindi na siya magpabago-bago pa ng isip. Bigla siyang napahinto nang tumunog ang cellphone niya na nakapatong sa ibabaw ng bedside table niya. Nagtataka siya nang makitang pangalan ng kanyang nanay Mercy ang lumabas sa screen ng cellphone niya. Hello po nay? Bungad niya dito nang sagutin niya ang tawag nito. Hello anak? Naabala ba kita sa pamamahinga mo? Pasensya ka na ha? Naku hindi po nay. Kahit kailan ay hindi po kayo naging abala para sa akin. Bakit nga po pala kayo biglang napatawag? May problema po ba? Isang buntong hininga ang narinig niya sa kabilang linya, kaya kusang kumunot ang noo niya. Nay, nandyan pa po ba kayo? Tanong niya dito nang hindi na ito sumagot sa kabilang linya. Kasi, anak ano eh. Kasi ang tatay nato mo, isinugo dito sa ospital. Inatake na naman ang high blood niya. Ang sabi ng doktor ay kailangan mo nang i-confine para maobserbahan. Kamusta na po si tatay? May panggastos pa po ba kayo? Nag-aalalang tanong niya dito habang nakasandal sa malamig na pader sa tabi ng bintana sa kwarto niya. Alam naman niyang matagal nang may problema sa kalusugan ng kanyang tatay nato. Pero hindi naman ito mapagsabihan at mapigilan. Sige lang ito ng sige sa gusto nitong gawin. Yun na nga anak ang problema ko eh. Kaya nga napatawag ako sa'yo. Nagbabaka sakaling may pera ka dyan kahit konti lang. Napapahilot sa sentido siyang naglakad palapit sa kama niya at doon na upo. Nay, kailangan niyo na po ba? Kasi baka bukas pa ako makapagpadala sa inyo eh. Sarado na rin po kasi ang malapit na remittance center dito. Okay lang po ba? Oo naman anak. Tawagan mo lang ako kung naihulog mo na ha. Sige na anak, hindi na kita masyadong aabalahin pa. Magpahinga ka na ng mabuti. Mahal kita anak. Napangiti siyang umayos sa pagkakaupo. Mahal ko rin po kayo. Mag-iingat kayo dyan ha. Pakikamusta na lang po ako kay tatay. Sige anak, mag-iingat ka rin dyan. Ibababa ko na ito. Sige po. Yun lamang at nawala na sa kabilang linya ang kanyang nanay Mercy. Habang kausap niya ang kanyang nanay Mercy ay nagdesisyon na siyang tanggapin ang alok ng kanyang boss. Para sa kanyang mga magulang ay handa siyang isakripisyong kalayaan niya. Mabigyan lamang ng magandang buhay ang mga ito. Kinuha niya ang calling card na ibinigay sa kanya ng kanyang boss at idinayal ang numerong nakasulat doon. Nakailang ring pa bago may sumagot. Hello? Tanong ng lalaki sa kabilang linya na hinihingal pa ng sagutin ang tawag niya. Hindi na niya kailangang hulaan pa kung sino ito dahil pamilyar ang boses nito sa kanya. Hello sir, si Annie po ito. Tungkol sa pinag-usapan natin kanina, pumapayag na po ako. Magkita na lang tayo sa plaza bukas para pag-usapan ng maayos ang iba pang detalye. No need. No need?
You mean, hindi na tuloy ang inaalok niyo sa akin? No. I mean, no need na magkita pa tayo sa plaza. May ipapadala akong tao dyan sa tinutuluyan mo para dalhin ang kalahati ng bayad. At yung kalahati naman ay matatanggap mo after the wedding. Matagal pa ba yan? Biglang singit ng kung sino sa usapan nila. Walang manners. Bulong niya sa kanyang sarili. Okay sir, sige, ibababa ko na. Bigla siyang napahinto nang biglang nawala sa kabilang linyang kausap niya. At tanging tut-tut-tut na lang ang narinig niya. Bastos na lalaki. Babaero na nga bastos pa. At walang modo. Pakiramdam tuloy niya ay nagdadalawang isip na siya kung itutuloy pa ba niya o hindi ang pagbayag sa pagpapakasal sa boss niya. Hindi pa man sila kasal ay nililoko na siya nito. Pero sa papel lamang naman sila magiging mag-asawa. At walang love na mamamagitan sa kanila. Kaya okay lang. Isa pa ay ginagawa lang naman niya to para sa kanyang mga magulang. Kaya magtitiis na lamang siya. Kung ano man ang kahinatnan ng desisyon niya sa huli, saka na lamang niya haharapin. Sa ngayon, ang mahalaga ay ang mga taong nag-aruga at nagpalaki sa kanya. Makatulog na nga. Sambit ni Annie nang makaramdam siya ng antok. Bahagya siyang tumingin sa dingding kung saan nakasabit ang isang wall clock. Past 10 na pala, kaya pala inaantok na ako. Inayos muna niya ang kanyang kama bago nahiga. Nagdasal muna siya at nagpasalamat sa araw na natapos. Pangit man o maganda ang nangyari sa kanya. Kinabukasan, mahihinang katok ang gumising kay Annie sa kanyang mahimbing na pagkakatulog. Kasabay ang pagtawag sa kanyang pangalan, kaya napilitan siyang bumangon para buksan ang kung sino mang istorbo sa kanyang magandang panaginip. Wala naman siyang matatandaan na bibisita sa kanya ngayong araw, kaya nagtataka siya. Araw kasi ng pamamahinga niya sa trabaho dahil tuwing Biyernes ang day off niya. Inayos muna niya ang kanyang sarili bago lumabas sa kwarto niya at dumiretsyong nagtungo sa sala para pagbuksan ang abala sa pagtulog niya. Ang tagal mo namang magbukas ng pinto, reklamo ng kanyang boss na diretsyong pumasok sa loob ng kanyang apartment. Mabuti na lamang at malinis siyang tao, kaya okay lang na pumasok ito nang hindi siya nag-aalala. Pagpasensyahan mo na si Josh ha, ako nga pala si Attorney Gerard Francisco. You can call me Gerard. Ani Silvestre, pasok ka. Pasensya ka na, maliit lamang ang apartment ko. Ako lang naman kasi ang nakatira dito. Saad niya kay Gerard at itinuro ang isang sofa. Sir, akala ko ba iuutos mo na lang sa isang taong pagpapadala ng paunang bayad sa akin? Ba't narito ka? Gusto ko lamang makita kung saan ka nakatira. At gusto ko makita ang aking magiging asawa. Masama ba? Masungit na sagot nito sa kanya. Ang sweet sanang pakinggan ang sinabi nitong gusto nitong makita siya kung mahal nila ang isa't isa. Pero ang katotohanang wala silang nararamdaman para sa isa't isa ay tila naghuhumiyaw. Lihim na lang siyang napangiwi sa sinabi nito at pagkuway hinarap na si Gerard. Pwede bang magbihis ka muna sa kwarto mo? Masyadong nakakadistract ang suot mong pantulog. Sita sa kanya ni Josh, kaya bigla siyang napatingin sa kanyang sarili. Bigla siyang napatayo nang mapagtanto na manipis na bestida nga palang suot niya. Excuse me Gerard. Mabilis siyang napatakbo papasok sa loob ng kwarto niya at mabilis na nagbihis ng maayos na pangbahay. Pagkatapos niyang magbihis ay lumabas na siya sa sala kung saan prenteng nakaupo sa sofa si Gerard. Oh, nasaan si Sir Josh? Tanong niya dito nang makaupo siya sa silyang kaharap nito. Ah, yun oh. Muso nito kay Josh na kumakain sa kusina. Kumakain? Bigla siyang napatayo at mabilis na nagtungo sa kinaroroonan ni Josh na tahimik lamang na kumakain. Sorry, ba't di mo sinabing nagugutom ka? Di sana nainit ko yung mga pagkain bago mo kinain. Tumingin muna ito sa kanya at pagkuway uminom ng tubig. Bago siya muling hinarap. Okay na to. Nakikikain lang naman ako kasi ang sarap ng pagkakaluto mo sa adobo. Sana lagi ko itong matikman. Lihim naman siyang napangiti dahil sa huling sinabi ng kanyang boss. Yun lang naman pala eh. Kahit araw-araw pa kitang ipagluto ng special adobo ko, okay lang. Oh, mabuti pa dito na lang kayo mananghalian. Ipagluluto ko kayo ng sinigang ni Gerard. Next time na lang, Annie. May pupuntahan pa ako pagkatapos kong ipabasa sa iyo mga kailangan mong malaman sa mga rules pagkatapos ng kasal niyo ni Josh. Bahagya siyang napatingin kay Gerard na sumunod na pala sa kanila sa kusina. Tama si Gerard. Next time na lamang. May meeting pa ako maya-maya sa opisina. Malungkot siyang nagpalipat-lipat ng tingin sa dalawa
Pagkaway bumuntong hininga at tumango na lamang siya. Okay, sabihin niyo na lamang ang mga kailangan kong malaman. Mukhang nagmamadali kayo eh. Pagkasabi ni Ani nun ay nauna na siyang naglakad pabalik sa sala at naupo sa isang silya. Magkasunod naman ang dalawang naupo sa sofa at pagkaway may iniabot sa kanyang papel si Gerard na agad niyang binasa. Rules and regulations yun pagkatapos ng kasal. Sa dinami-rami ng nakasulat doon ay dalawang rules lamang ang kanyang pinakatatandaan. Ito lamang ba yung mga dapat kong sundin? Wala na kayong idadagdag pa? Tanong niya kay Gerard pagkatapos basahin namang nakasulat sa papel na muli niyang ibinalik dito. Wala na. Sagot sa kanya ni Josh na busy na sa cellphone nito na hindi man lang siya sinulyapan. Here. Iniabot sa kanya ni Gerard ang isang suitcase na ang hula niya ay perang laman. Salamat. Kinuha niya ang case at inilagay sa gilid ng kinauupuan niyang silya. Our wedding would be on Monday. You can invite your friends, but it's only a judge wedding. At ikaw na ang bahala na mag-explain sa kanila kung bakit tayo ikakasal. Pero huwag mong sasabihin ang tungkol sa kasunduan natin. Mag-imbento ka na lamang ng mga istorya na sasabihin sa kanila, if ever na magtanong sila. Sige na, mauuna na kami. I'm getting late for my meeting. Tumango na lamang siya bilang pagsang-ayos nang makalis na ang dalaway agad niyang kinuhang suitcase at kumuha ng ilang lilibuhin bago umalis ng bahay para magpadala ng pera sa kanyang ina. Nagagamitin nito na pambayad sa hospital bills at gastusin ng mga ito kasama ng gamot ng kanyang tatay nato.